Kung meron po ang subscriber dito, mag-iingat po kayo, no? Ingatan nyo po ang mga sarili nyo. Magdasal po kayo at sinasama rin po namin kayo sa dasal namin na sana ligtas po kayo mga kababayan ko. Yun po ang tanging dasal po namin. Nako, lalong lumalala po ang gulo dyan po sa Middle East. Ang title po nito, hala, Israel tinamaan ng ballistic missile, Iran kumagat sa patibong ng Israel, Iran biggest mistake. Grabe, nung wala po ito kay Good News Philippines, sa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, napakahusay po nito ni Good News Philippines. Siyempre, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Breaking news, Iran umatake sa Israel. Naglunsad ang Iran ng halos 200 long-range ballistic missile. Grabe. Makikita sa mga aktual na video ang pagliwanag ng kalangitan sa dami ng mga missiles at malalakas na pagsabog matapos itong tumama sa kalupaan ng Israel. Kala mo fireworks lang eh, no? Grabe, nakakatakot po. Imagine niyo po kung sa atin po nangyari yung ganyan, no? Sana wag naman po umabot sa ganyan. Wala pong panalo diyan kung tutuusin, no? Lahat po ay maapektuhan at talagang hindi talaga maganda. Ooh, grabe. Isang malaking pagkakamali ng Iran mga kabayan na kumagat ito sa patibong ng Israel. Binigyan ng Iran ang dahilan ng Israel na gumawa ng akbang laban sa kanila na posibleng hindi nila makakalimutan kailanman. Prime Minister ng Israel kinumpirma na nakahanda ang kanilang bansa ayun upang gumanti sa Iran. Naku po. Iran asta erev taud gdola vitashalem al kach. Amishtar biIran lo mevin et nechishutenu lagen al atzmenu ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. Hindi pa pwedeng hindi gaganti talaga ang Israel dyan. Tandaan niya yan. Alam niyo na, at lalo syempre kaalyado ng Amerika yan. Kaya nga ano eh, kung naano niyo talaga itong balitang to, na-intercept po ng, ano yan, ng Israel sa ng US, no, yung mga missile na nilaunch ng, ano, ng Iran. Pero syempre iba po talaga lumanding. Pero wala pong casualty. No, may mga nasugatan lang po pero wala po talagang totally casualty po sa nangyari po na 'yan. Kaya ito na po no, yayariin na po talaga sila ng Israel dito talaga. At talagang kung napanood niyo 'tong balitang 'to, nagbunyi po talaga ang Iran dito no, nagparty-party po talaga sila dahil sa ginawa po nila. Ito na, inevitable po 'yan. Expect the unexpected, gaganti po talaga ang Israel diyan. Ako, eto na, nagpahayag naman ang Amerika ng tuloy-tuloy na suporta na handa nitong depensahan ang Israel. Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel. Yes. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Nako, kumagat ang Iran sa patibong ng Israel mga kabayan. Ngayon, meron ng basihan, katibayan, dahilan na umatake din sa Iran. Naglunsad ang Iran ng nasa 180 mga ballistic missile laban sa Israel. Ito daw ang kanilang tugon dahil sa pagkasawi ng isa sa pinakamataas na miyembro ng Iran Revolutionary Guard Corps, Hamas at leader ng Hezbollah. Ipinakita ng Iran ang aktual na video ng kanilang paglunsad ng mga ballistic missile. Grabe, no? Nakakatakot po yan, no? Ganyan. Ito lang po napansin ko no, sa history po talaga sa buong mundo. Kahit nung noong araw pa. Hindi po natin alam no kung ano, observation ko lang po to, no hate lang po no. Kung napansin ko po na sa Middle East po talaga hindi po natatapos ang kaguluhan. Bakit po kaya no? Bakit kaya ganoon? Ano kayang pinaglalaban nila both side no? Although syempre hindi po natin alam talaga kung anong dahilan, pero mula sa pool pa po talaga noon pa, hindi na po talaga nawala ng kaguluhan dyan. At ang concern lang din po talaga natin talaga dyan, yung ating mga kababayan sa mga apektado pong lugar dyan po sa Iran, sa Lebanon, o sa Israel, saan pa man dyan sa Middle East na maapektuhan po nito. Sana po nasa ligtas po kayong kalagayan kung alam nyo pong sobrang delikado na lumikas na po kayo, iligtas nyo na po mga sarili nyo o might as well. Umuwi na po kayo ng Pilipinas para totally safe na po kayo. Alam ko po na paulit-ulit ko na pong sinasabi to. Alam ko po mahirap po ang buhay dito po sa Pilipinas. Pero mas isipin niyo po sana yung safety nyo. At sana makapiling nyo pa po ang inyong mga pamilya. Yun po yung pinaka-importante. Yung pinagdarasal po namin ng inyong kaligtasan. Dahil alam po namin
na hindi po biro ang sitwasyon nyo dyan sa mga apektadong lugar dyan sa Middle East. Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan ko. Grabe, kala mo New Year lang eh. Correct me if I'm wrong po, no? Sa pagkakaalam po talaga, meron po kasing Iron Dome ang Israel. Kaya hindi po rin ganong naapektuhan po dyan sa pag-launch po ng 180 na missile po na yan nung Iran, di ba? Isipin nyo yun. At marami pong missile din ang na-counter po ng US saka ng, ano, ng Israel. Kaya medyo hindi po masyadong katindi po yung epekto nung ano nila, yung mga missile na yan sa Israel. Grabe, no? Gaano kaya katindi ang magiging response, no, ng Israel dyan? Siyempre, naka-back up dyan po ang kaalyadong Amerika. Nako, yung title pa lang po dito ni ano, no? Isipin nyo, biggest mistake. No, sa tingin ko rin po talaga, biggest mistake po talaga ng Iran yan. Kasi nga, yung una nga, di ba? Na-rattle ang Iran sa suporta ng Amerika, hindi na po nila tinuloy, di ba? Eh, samantalang, ayun nga po, meron nga pong nangyaring ganun. Kaya gumanti po tong Iran dahil si nawala nga po yung isang leader doon ng, alam nyo na, hindi po pwedeng basta banggitin po dito sa YouTube. Baka po madali po tayo, bawal po yan eh. Alam nyo na po yung kung sino yung nawala doon sa leader doon sa kabila, no? Diyan sa Iran. At ayun, kaya gumanti po tong Iran. Kaya, ngayon, aantayin po natin yung ganti ngayon ng Israel kung ano pong mangyayari. Kasi po unang-una po naka-back up po dyan ang pinakamalakas na sandatahang lakas sa buong mundo, ang Amerika. At yun nga po, nung nagsalita na nga po dyan si Biden, no, no, o si Biden, na todo pa rin po ang suporta nila sa Israel. Grabe. Hindi ko lang po alam kung may subscriber po akong nasa ano, no, merong taga Israel o taga Iran o taga Lebanon, lahat po ng apektadong lugar na yan. Kung meron po ang subscriber dito, mag-iingat po kayo, no. Ingatan nyo po ang mga sarili nyo. Magdasal po kayo at sinasama rin po namin kayo sa dasal namin na sana ligtas po kayo mga kababayan ko. Yun po ang tanging dasal po namin dahil syempre po wala po tayong ano sa mga anong ibang na yan. Ang mahalaga po kayo para po makauwi pa po kayo sa mga pamilya nyo. Lagi niyo pong iisipin yung pamilya niyo na naiwan niyo sa Pilipinas at siyempre yung mga sarili-sarili niyo po, no. Kasi po mahirap po talaga yung sitwasyon niyo dahil alam ko po na sobrang hirap at sobrang nakakatakot. Dahil nakikita kami po na nandito sa Pilipinas, nakikita pa lang po namin yung kaganapan diyan at hindi namin nararanasan ay sobrang iba na po yung pakiramdam namin. Paano pa po kaya kayo na mismong nandiyan kayo, saksi kayo sa at nakakaranas ng ganyan sa mga location na yan na pwedeng maapektuhan ng mga kaguluhan na yan. Kita rin sa isa pang video ang napakaraming ballistic missiles sa kalangitan ng Israel bago ito tumama sa kanilang kalupaan. Sipin nyo, no? Correct pa yung bro kung talagang sobrang lapit ng Iran sa Israel. Pero sa sinabi po sa balita, 11 minutes lang po. At nakarating na po yung missile ng mula Iran hanggang sa Israel. Ganun po kabilis, no? 11 minutes. So, ang sinasabi po nilang ballistic missile po talaga na yan ay sobrang tindi po pala talaga niya.
Nefila! Lumami! Lumami! Nakakatakot talaga. Ooh! Sonic Boom! Yun ang Sonic Boom. Nagwawawang na sila, alert! Oh no! Grabe, ano nangyayari sa mundo? Bakit ganito, no? Bakit hindi na lang magkasundo, no? Pare-pares naman tayong tao, no? Ang hirap talaga, hindi natin masabi talaga kung bakit. Lalo rin tayo dito sa Pilipinas, di ba? Yung ginagawa ng China. Kinumpirma naman ng mga opisyal ng Amerika na ang isinagawang pag-atake ng Iran gamit ang mga long-range ballistic missile ay target ang mga military base ng Israel. Subalit, isa lamang sa mga base militar ng Israel ang direktang tinamaan at nagtamo ito ng minor damage. Kinumpirma naman ng Israel na tumulong ang Americas at coalition forces upang pabagsakin ang mga long-range ballistic missile ng Iran. Today, Iran launched nearly 200 ballistic missiles towards targets in Israel. The United States military coordinated closely with the Israeli Defense Forces to help defend Israel against this attack. U.S. naval destroyers joined Israeli air defense units in firing interceptors to shoot down inbound missiles. President Biden and Vice President Harris monitored the attack and the response from the White House Situation Room, joined in person and remotely by their national security team. We are still working with the IDF and the authorities in Israel to assess the impact of the attack. But at this time, and I stress at this time, we do not know of any deaths in Israel. We are tracking the reported death of a Palestinian civilian in Jericho in the West Bank. We do not know of any damage to aircraft or strategic military assets in Israel. In short, based on what we know at this point, this attack appears to have been defeated and ineffective. This was first and foremost the result of the professionalism of the IDF, but in no small part because of the skilled work of the U.S. military and meticulous joint planning in anticipation of the attack. Kasi po napagplanuhan po talaga nila yan at na-anticipate nila na talagang gagawa ng ganyang hakbang ang Iran. Kaya napaghandaan po ng Amerika yan saka ng Israel. Kaya na-counter po talaga nila. Ilan lang po talaga yung bumagsak po talaga na nakakos ng damage. Isa nga lang po, di ba sinabi kanina na military base ng Israel yung tinamaan. Pero minor lang po ang naging damage. Kaya eto na po, no? Ang matindi dito yung magiging gante ng Israel at ng Amerika. Eto po yung nakakatakot. Kasi talagang ano eh, ibang level po kapag kasama ang Amerika. Alam naman po natin, no, no doubt about it. Wala pong pwede mag-debate dyan. Napakalakas po ng Amerika. Although hindi po talaga nila saklaw to, sumusuporta lang po talaga sila kasi kaalyado nila ang Israel. Pero hindi po pwedeng hindi talaga tutulong ang Amerika dito. Todo full support po ang Amerika sa laban na to ng Israel. We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will severe consequences, no? Malalang consequence. Grabe. Eto na nga. Nako, ano kaya ang gagawin ng Iran dito? Eh, samantalang ang China, di ba, nakasuporta yan sa Iran. Ano rin kaya ang gagawin ng China? Kasi kaalyado nila yung, ano eh, yung Iran eh, di ba? Pati yung Lebanon nga, di ba, inaano rin nila, sinusuportahan din nila. Di natin alam kung anong mangyayari po, no? Dahil sa nangyayaring kaguluhan na to. Sana po yung kapayapaan po talaga yung hangad po talaga natin dito dahil lagi ko pong sinasabi na hindi po maganda yung nangyayari niya at wala po talagang totoong panalo sa ganyan. Kasi po buhay po ay napakahalaga. We'll work with Israel to make that the case. Agad namang nagpayag si Prime Minister Netanyahu na gagawin ng Israel ang lahat para pagbayarin ang ginawa ng Iran. Yari kayo. Iran asta erev taud gdola vitashalem al kach. Hamishtar biIran lo mevin את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. Naku, eto na, nagpahayag naman ang Amerika ng tuloy-tuloy na suporta. Tanda nitong depensan ang Israel sa anumang paraan. A few words about Iran's missile attack on Israel today.
At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. I'm also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Yun talaga expected ng nila eh, di ba? Napagplanuhan kasi sabi niya lang, no? Na yung gagawin ng Iran na yan. Kaya agad nilang na-counter. Natunugan po talaga nila na may gagawing ganyan ang Iran. Kaya ito na po yung mahirap nating antayin talaga na ganti ng Israel. Nakaw, yari na. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts and this is going to continue to be brought to me throughout the day. We still have to share updates when we get them, and we will do that. Ayun lang po, no? Pero sa atin po, no? Although alam po natin na hindi po pwedeng hindi gaganti ang Israel dyan. Para sa akin po, opinion ko po, mananatili pa rin sa puso po natin ang kapayapaan. Pinakamaganda po yun, no? Yung kapayapaan, yun po ang isulong po talaga natin. Alam po natin talaga kasi na walang totoong panalo sa ganitong kaguluhan. Yun lang po, ano, mag-comment po kayo sa baba kung sa lobby nyo sa napanood natin. Nakakatakot po talaga yung mga gantong pangyayari. Don't forget to subscribe. Siyempre kay Good News Philippines. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.